mukhang kumurap ang China. Nagpapalusot na sila. Una, ang tapang-tapang nila, di ba? Sabi nila, teritoryo namin to. Kailangan yung, kaya namin kayo pinaalis dahil teritoryo namin to. Amin itong mga, amin itong body of water na ito. O, di ba? Ganun sila nung una. Tayo muna ay magbibigay pugay kay Sendwave. Okay, si Sendwave po ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium para magpadala sa inyong mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng walang remittance fees. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, i-download ito sa Apple App Store at sa Google Play. Pagka-download nyo po nito sa Apple App Store at sa Google Play, i-rehistro nyo inyong bank account at pwedeng-pwede na ay magpadala sa inyong mga minamahal sa buhay sa pamamagitan ng app na to. Instantaneous po yan, mga kutsero. Ha? Instant po yan, lalo na kung na-Gcash at mayroong mobile banking. At kung gagamitin nyo po ito no, sa inyo pong unang padala, gamitin nyo po nga yung promo code na Coach Jarrett at makakuha po kayo ng $10 free credit. So, once again, gamitin nyo na po yung Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Alright? So there. China denies its Coast Guard ship pointed laser at PH vessel. Uy! Nagpapalusot na si China! Nagpapalusot na si China, guys! Oh, hindi naman laser kasi, ano ba? Hindi naman kasi laser yung inano namin sa inyo, eh. Huwag kayong OA. OA talaga itong mga Pilipinong to. Ganun. China on Wednesday denied that its Coast Guard ship pointed a military-grade laser at the Philippine Coast Guard vessel, saying the use of laser was for navigation safety. The denial came after nations expressed support for the Philippines and called out the Chinese Coast Guard's recent actions in the West Philippine Sea, particularly the laser-pointing incident that temporarily blinded the crew of the PCG ship and disrupted their resupply mission to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Sinabi to ni Wang Wenbin. Parang DFA secretary nila. Chinese Foreign Ministry spokesperson. Sabi, during the process, the China Coast Guard ship used the handheld laser speed detector and handheld green light pointer. Ay, ano to? PowerPoint presentation? May point. May pointer kayo. To measure the distance and speed of the Philippine vessel and signal directions to ensure navigation safety. We cannot verify talaga kung anong ginamit nila. We can only deduce what they used based on its effect. Kung ano yung nag-i-epekto nun sa side natin. Mga Ojero, kung yun ang ginagamit nila, kung laser speed detector, yung pang, parang sa pulis, yung ganun, pinipitik na ganun. Mga Ojero, hindi niya makikita yun. Wala kayong makikita ang ano, kulay green. Wala kayong makikita ang kulay. As in, ganun lang siya. Laser yun, ilaw lang siya. At kahit malayo ka, malalaman ko ano yung speed mo. Ayan, green, berding-berde yan, guys. Oh. Ang nakakatawa dito, mga kutsero, meron ka ng speed detector. Tapos meron ka pang handheld na green light pointer. Green light pointer! Ano to, PowerPoint presentation? Kailangan mo ng pointer, laser pointer. Ginagamit ko yan kapag nag-workshop ako dati. Laser pointer na ganun. Nakakagago to si China, promise. Actually, hindi si China. Si China, Chinese Communist Party. Nakakagago kayo, promise. Pardon my French. Pero totoo lang. Kung gagawa din lang naman kayo ng excuse, galingan nyo. Nagsisignal lang daw sila ng directions. Siguro yung ginamit na yung laser pointer. Dito kayo pumunta. We need to highlight the fact that the China Coast Guard ship did not direct lasers at the Philippine crew. Gaslighting to, guys. And the handheld equipment does not inflict damage on anything or anyone on the vessel. The Philippine side's allegation does not reflect the truth. O tayo pa rin sinungaling. Ano talaga kagaguhan na itong mga Communist Party na ito ng China? Yan yung kalokohan talaga ng Chinese Communist Party. Anong akala nila? Hindi alam ng mga ng Philippine Coast Guard kung ano yung ginawa sa kanila. Pero ang sabi ng DFA natin, dyan, kayong ano? DFA stands by PCG account on Ayungin Roll after China's denial. Yan ang sinabi ng ating Philippine Coast Guard
at ng DFA. The Department of Foreign Affairs stood by the Philippine Coast Guard's account on the laser pointing incident at the Ayungin Shoal following a denial from the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Foreign Affairs spokesperson Maria Teresa Daza on Wednesday said the MOFA has denied that the Chinese Coast Guard involved had military-grade laser on board. It said that it only had a range finder that it uses to measure distance. As far as the DFA is concerned, we have no reason to doubt the PCG's account of the incident. Buti na lang talaga. Kinakampihan yung PCG natin dito. China brand kasi, kaya nakabulag. Ay, nako. Bakit kumurat ang China? O, bakit kumurat? Eto. Kasi, mga kutsero, the United States, Japan, Australia, Canada, Germany, Denmark, and the UK. Ang dami niyan, guys! Lahat ng negosyo ni China, dito nila kinukuha. Had earlier voiced support to the Philippines' diplomatic protest and asked China to respect the international law, specifically the UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. US, Japan, Australia pa lang medyo kakabahan na si China dyan. Bakit? Eh, malapit sa kanya yan. Australia is 8 hours away from the Philippines. 8 hours. Malapit. Malapit lang ang Australia. Japan, 1 hour lang daw yan, di ba sabi? Meron tayong mga viewers dito na taga Japan. Oh, malapit lang yan. Mga 1 to 2 hours yata yan. 3 hours at most. Canada, malayo yan. Germany tsaka Denmark, malayo yan. Tsaka UK, malayo yan. Pero dito pa lang, sa Japan, Australia, eh, syempre, si Japan, gigil na gigil yan kay China rin. Dahil dun sa, ano yun, Senkaku ba yun sa ilalim? Senkaku Islands? Ano din, pinapasok din ng China yun. Pero si Germany, Denmark, at saka UK ang tumatapang. Ang nakakatakot kasi, the whole civilized world, gusto nila, eh, medyo ano, maghinay-hinay si, gusto nilang paano, kumbaga patahimikin si Russia at si China. Hindi yan. Hindi nila magagawa yan. And, pero nakakagulat ha, na kumurap si China dito. At saka ito yung mga ano, mga bansa na nakikipagtrabaho talaga with China when it comes to trade. Yung ano ba, kalakal ba? Yan, US. Ito, si China, kahit gigil na gigil siya sa Amerika, maraming negosyo dyan sa loob ng China na American. American companies na sa loob ng China. Kahit gigil na gigil sila sa Amerika, may mga, ipokrito nga eh, may mga negosyo rin sila doon sa loob ng China mismo. Si ano, ang pangalan, si Hunter Biden, may negosyo sa loob ng China, kaya binuksan ni Biden yung trade ulit eh, sa China tsaka sa US. Si Japan, ganun din, trading partner yan ng China. Si Australia, kumukuha. Australia, kumukuha ng ano yan, ng, dyan kumukuha ng karne. Si China, sa Australia, tsaka New Zealand. Yan. Canada, gulay naman. O, si Germany, si Denmark, hindi ko alam kung anong produkto meron sila dyan. Baka kotse? Ay, sabagay, baka kotse. Kasi, si Mercedes, tsaka si, yung mga ano, yung mga European cars ngayon, for the most part, Chinese na may-ari. So, yun. UK, hindi ko alam kung anong meron sila sa China, kung anong trade meron sila. Pero, itong mga bansang to, kaya medyo kumurap ng konti dito sa China, kasi itong mga bansang to, kaano nila, ka-trade nila yan. Kaya sila nagpalusot. Hindi naman namin sinasaktan eh. Hindi ko namin sinaktan. Nagpa-ano lang kami, yung ano, yung laser na ano, na safe. Ano kala nila? Ano kala na sa mga kausap nila, tanga? Di ba? Parang hello. Pero ano, guys, ako, saludo ako sa ating mga sundalo, ha? Tsaka sa ating mga Coast Guard. Coast Guard, SMNI. Muling naglayag ang ilang barko ng Pilipinas sa palibot ng West Philippine Sea. Ito ay matapos ang mainit na diskusyon sa pagitan ng Pilipinas sa China kasunod ng ginagawang paggamit ng green laser ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal nitong February 6. Spokes ng Westcom, Western Mindanao pala yung Westcom. Yung ating mga tropa ngayon sa Ayungin ay nasa mabuting kalagayan naman at saka yung rotation at reprovisioning mission sa Ayungin was successfully carried out naman po. And aside from the reported laser incident involving yung ating mga Coast Guard at Chinese Coast Guard vessels, yung ating Western Command po has received no other reports of any similar incidents involving our Philippine Navy ships sa area and other foreign vessels. Kasi nga po,
ang problema kasi hindi nila gagawin talaga yan sa ating ano, sa ating navy, gray, sa ating gray ships. Gray ships ang tawag diyan. Hindi nila yan gagawin sa ating gray ships. Kasi po pag tinira ho nila yung gray ships natin, it only means one thing. Mas sigurado ang pagsipa ng ng ano doon, mutual defense treaty doon. Kasi ang gray ships natin, military na yan. That's the Philippine military. Ang Coast Guard, police ho yan, police. So, actually, under nga ng DOTR yan, nakakatawa nga eh. Coast Guard, under ng DOTR. Weird talaga, sobrang weird. But anyway, so civilian pa yan, civilian in nature, ang ating Coast Guard. So kapag sila yung medyo nag ano, medyo nagpayabangan, nag-angasan, ganyan ganyan. Medyo tolerable pa 'yan kasi kaya nga mga kutsero, ganito 'yan. Alam niyo maganda talaga mag-joint patrol diyan sa West Philippine Sea. US tsaka Philippines or kung sino pang gusto maipag-joint patrol diyan. Alam niyo kung bakit? Kapag let's say nagkaroon ng joint patrol, magkasama yung ano yung Philippines tsaka US as anda si China sumalubong. No, nagkaroon ng ano, angasan. Tapos may mga ganyang drama. Let's say nagpaputok. Tapos ang tinamaan yung barko ng Amerikano, ah wala na yon. That's it. That's it, pansit. Barila na yon. Sorry. May nag-comment sa YouTube channel natin. Sabi niya, pinag-iinitan niyo yung mga Amerikano sa ano, pero yung Vietnam, hindi niyo pinapansin, ganyan. Ngayon, di na kasi kailangan pansin, kasi ang Vietnam, proxy talaga ng China yan. Huwag mamunta yung magbulan. Ang Vietnam, proxy talaga ng China yan. Diyos ko, if I'm not mistaken, 80% ng economy ng Vietnam nanggagaling sa China. Kabit ang bituhan yan kasi. Huwag tayo magbulan. So kapag meron silang mga, ano, may mga military structure sila dyan, sa exclusive economic zone nila, malamang sa malamang, eh, China rin ang nagbayad. Ito pang naaagulat. Oh, ito ha. Ito, dito talaga dapat kabahan si China actually. Last year, nagkaroon tayo ng 37 Balikatan, di ba? Ito raw yung biggest. More troops expected in Balikatan 2023 to prepare versus threats. This year's Balikatan exercises are expected to be bigger, Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner said. A myriad of activities not just focus on developing warfighting capabilities, but also non-traditional roles such as humanitarian assistance and disaster response. Last year, the Balikatan exercises registered the highest number of participants with 8,900 and American servicemen as well as 40 observers from Australian Defense Force. Eh parang ngayon maiki-join yata si Japan eh. Sa atin parang ano, parang nakakatuwa kasi finally we're doing something about this pest called Chinese Communist Party. Pest talaga ang tawag ko. Kasi pest talaga sila. Nakakatakot lang kasi, syempre. Yung leader kasi nila is already on his third term. He wants to, ano, he wants to go out with a bang. Parang gusto niyang matupad lahat ng pinangarap niya. Tinangarap niya. We don't know what that is. I think it's to surpass America. Ay, kung agree kayo sa ginawa ni PBBM na magkaroon pa ng additional 4 military bases dito sa Pilipinas, okay, pusuan niyo yung video na to. Para malaman natin kung ilan ba talaga ang naniniwala sa direksyon ni Presidente Bongbong Marcos dito sa EDCA. Okay?